A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Robin Louis Russet. Yes. God is good. All the time. God is good. God is good. Thank the Lord. All the time. All the time. God is good. All the time. God is good. All the time. Kaya po rin ang Panginoon, God is good all the time, and all the time, God is good. Thank you, Lord. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting. Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Raban, mapagpalang gabi sa inyo lahat. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. And pempre, kung kayo po ay first time na maka-join sa ating OPM, paki-comment dyan, new blessing. At syempre, reminder para sa bawat isa ang ating digital evangelism. Sabay-sabay tayo magbahagi ng salita ng Diyos by clicking yung share button. Right, post. Ayan, post na yan. Ayan, mapagpalang gabi. Binabati natin mga kapatid natin joining us tonight. Syempre, lagi maaga, Mabi Ading, Sister Lola. Good evening sa inyo. Thank you, Lord. Good evening, Church. Kay Sister Lorna Avenida, kay Ate Sister Ruth, kay Nono. Good evening kay Brother Richmond Cuenca. Shoutout sa inyo, Brother Reggie and Sister Pat. Praise the Lord. Ayan, salamat sa Panginoon. Si Tita Nida and Tita Rennie, Sister Michelle. Good evening din kay Brother Dingdong. Shoutout sa inyo dyan, Sister Yeye and Brother Michael. Good evening. Ayan, salamat sa Panginoong buhay. Tuloy-tuloy tayo sa gawain. Pero bago tayo magsimula, imbitahan natin ang Panginoon, Sister Myla Lube, sa panalangin. Mami Beng and Sister Opie, good evening sa inyo. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin muna. Thank you, Lord God. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you. We come to you, Father, in Jesus' name, by the power of your Holy Spirit. Kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba sa lahat ng mga pagpapalang aming tinanggap at mga tatanggapin pa. Thank you for another week that you have given us as we study and continue to your word. Lord, we pray that the Holy Spirit will be upon our lives and fill us with wisdom, knowledge, and understanding. Salamat po, Panginoon. Ngayong gabi, ang aming prayer ay patuloy na pagkilos mo sa aming buhay, Panginoon. Kami nga po yung mabago at maging tulad ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, binubuksan namin ang aming mga puso sa iyo upang maitanim niyo po ang banal niyong salita. Ito ay tumubo, lumago at magkabunga. Makita mga magagandang pagbabago sa aming mga buhay para kami ay magbigay karangalan sa iyong pangalan. Panginoon, maraming salamat din, Lord, sa mga awitin namin. Ikaw po maitaas, manahan ka muli sa aming mga pagpupuri, pagsamba. Ang iyong pag-ibig sa amin, maraming salamat, O Diyos. And tonight, Lord, we pray that you'll move in our lives. You touch us with your power. We pray that you will heal us tonight, Father. Strengthen, restore, transform us in Jesus' name. God, we pray we will experience your powerful presence. At kung nasa ng presensya mo, Lord, nandun yung kapayapaan, kagalakan, andun ang kagalingan, Panginoon. Kaya Lord, manahan ka po sa amin, naalay namin ang gabing ito sa iyo, O Diyos, at lahat ng mga pagpapala pa na darating ay tinatanggap na rin namin sa pangalan ni Jesus. Ayan, glory to God yan. Salamat sa Diyos na buhay. Muli, binabati natin ang mga kapatid natin. Thank you for joining us tonight sa ating OPM online prayer meeting. Maya-maya, awit tayo. Pag-comment naman yung lyrics dyan habang panahon. Yung pag-ibig ng Panginoon talagang habang panahon yan. Kaya samahan nyo kami. Huwag lang tayo manood, makinig, kundi sumabay tayo sa pagpupuri natin sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Paki-comment, mga kapatid.
Salamat sa Diyos. Habang panahon, ayan, Sister Jem Mortel, good evening sa inyo dyan. Ibabati natin si Sister Josefa de Ocampo, sa inyong pamilya, si Hannah and Harold Rodolfo, kay Sister Mea and Brother Herman. Good evening din kay Sister Hansel Blancas. Mapagpalang gabi po sa inyo. Thank you, Lord. Ayan, na-comment na. Thank you, Lord, sa Cheng family. Good evening kay Abby Aubrey, kay Adeline Cheng, kay Mami Rose, Anna, kay Sister Mira and Brother Yuri. Mapagpalang gabi, Lorelei. Sister D. Johans, mga kapatid natin sa Middle East. Sister Maureen Abelino. Good evening, Lord. Ayan, Jesslyn Tangtang. Good evening sa inyo dyan. Praise the Lord. Okay, waitin natin sa Diyos ko. Hallelujah. Habang panahon. Siya'y mananatili, katapatan niya'y walang wakas. Pagsikat sa umaga, siyang nagpapakita, panibagong awa niya. Ang puso ko'y pupurihin ka, pag-ibig niya'y walang hanggan. Mananatili kailan pa man, hindi ko pupas ito'y panghabang panahon. Pag-awit ko sa'yo laan, nakila ang katapatan. Pupurihin ka, O Diyos, sa habang panahon, sa habang panahon. Tulad ng araw Diyos, siya ay liwanag. Umaakay sa tamang daan, ang init na hatid. Siyang nagpapaalala, biyaya na sa tiwagas. Ang puso ko'y pupurihin ka. Pag-ibig niya'y walang hanggan, mananatili kailan pa man. Hindi kukubas ito'y panghabang panahon. Pag-awit ko sa'yo laan, nakila ang katapatan. Pupurihin ka, O Diyos, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Ikaw ang tanglaw, ikaw ang patnubay, ikaw ang ilaw, ang aking gabay. Ikaw ang tanglaw, ikaw ang patnubay, ikaw ang ilaw, ang aking gabay. Pag-ibig niya'y walang hanggan, mananatili kailan pa man. Hindi ko pupas ito'y panghabang panahon. Pag-awit ko sa'yo laan, nakila ang katapatan. Pupurihin ka, O Diyos, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon.
habang panahon, sa habang panahon, ikaw ang tagla, ikaw ang patnubay, salamat sa Diyos sa pag-ibig niya na nananatili magpakailan. Purihin ng Panginoon, thank you for joining us sa ating awitin sa habang panahon. Ayan, ang ating awitin. Thank you Lord. Mapapakinggan niya sa ating YouTube channel. At marami pa mga pag-subscribe kayo doon sa mga compositions natin. No? Salamat sa Diyos. Kung makakapasok mo pa lang, mga kapatid, ha? Thank you Lord sa pag-joining niyo dyan. At thank you Lord sa buhay niyo, Alexa Bandin, kay Rivi May Villena. Good evening din kay Ninong Soylo and Ninang Ellen. Happy wedding anniversary. Good evening din kay Ate Rica Del and Kuya Senrig. Salamat sa mga kapatid natin sa J Comfy Grease, kay Pastor Bo at Pastora Josephine, Sister Carmen Marasigan, Sister Elijah Flores. Salamat. Ayan, binabati din natin ang mga kapatid natin, si Sister Jen at Brother Eugene, Sister Mira, ay, Sister... Ayan, 1-2-1-2, mic. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, salamat sa Diyos. Ayan, sino pa rin dyan? Sister Tina Calomarde, Sister Leslie, Nanay Salve, good evening. Ayan, salamat sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang tayo sa gawain, Sister Cheryl and Brother Rad. Presented by OPM Online Prayer Meeting. 1-2 mic. Sound 1-2 mic test. Ayan, thank you Lord, nagbalik na. Salamat sa Panginoon para sa ating check, 1-2, yun! Thank you Lord, pasensya na kayo sa mga technical difficulties natin. Para sa ating comfy break, ang ating pong comfy break, mga kapatid, ay patungkol sa mga kawikaan. Ayan. Ngayon kasi is August 10. Thank you Lord. At syempre, alam mo yung Book of Proverbs, sini-encourage namin kayong basahin yan. Kaya, ang gagawin nyo lang, magko-comment po kayo doon sa ating page, kung ano ba yung Proverbs of the day mo. Ang aking Proverbs of the day is patatagpuan sa Proverbs chapter 10, verse 4 sa CEV version. Sabi rito, laziness leads to poverty. Hard work makes you rich. Alam mo, sinasabi mismo ng Bible sa atin, no, bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo basta puro pray. Importante yung prayer, importante yung faith, pero importante din na kumikilos tayo, nagtatrabaho, nagbi-business, gumagawa. Ayan ang gusto ng Panginoon sa atin. At sabi rito, kapag tayo ay tabad, ay talagang maghihirap.
At di natin masisisi ang Panginoon. Kaya yung mga Kristiyano, mga mananampalataya na nagbi-business, nagtatrabaho ba, thank you Lord yan. At sabi rito, hard works makes you rich. Alam nyo ba si Jesus, ikarpintero, gumagawa rin ng Panginoon. Masipag yan si Lord. Ganon din si Apostle Paul. He was a tent maker. Yung mga apostle sa Bible, even Apostle Peter, siya po ay mangingisda. So pinapakita dito na hindi lang silang bastang umaasa sa panalangin, kumikilos din sila. Ayan, gumagawa, nagtatrabaho din. Kaya bilang mga Kristiyano, dapat hindi tayo tamad. Kumikilos, masipag din tayo. That's a good idea. Thank you, Lord. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, salamat sa Panginoon. Glory to God. So sa lahat po ng mga nag-send sa atin ng Proverbs chapter 10, lahat ng mga verses doon, kung ikaw ay nag-comment, tapos may konti kang paliwanag, aba, thank you Lord, entitled ka na sa ating weekly draw, sa ating GCash at mga prizes. Kaya joy lang, araw-araw may kawikaan, may mensahe ang ating Panginoon. Basahin natin yan, no? Good evening sa inyo, Abby De La Serna and Brother Jeff. Ayan, Sister Ingracia Omori, girly Omori, praise the Lord. Thank you, Lord. Okay, punta na tayo sa Word of God. Buksan natin yung Bible natin sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Babasahin ko sa Amplified Bible. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Kay Sister Marieta Bulisay, good evening po sa inyo. And si Jeff Santos, salamat sa buhay mo, Jeff. 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Amplified Bible. Sabi rito, just as you excel in everything and lead the way in faith, in speech, in knowledge, in genuine concern, and in your love for us, see that you also excel in this gracious work of giving also. Panginoon, maraming salamat po sa malayang oras kami nabigyan ng pagkakataon na makarinig ng mensahe galing sa iyo. Dalayan ko, Lord, na patuloy kaming manourish ng iyong salita. Ito po ay magsisilbing diwana, gabay sa aming daraanan at patuloy. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lahat ng ito ay tinatanggap namin. Amen. Thank you, Lord. Ayan, praise the Lord. Okay. Yan, thank you Lord. Salamat sa Diyos muli. At welcome and good evening sa ating mga kapatid dito sa OPM Online Prayer Meeting. Mondays to Fridays tayo, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruben ng Jesus Comfy Church. Tuloy lang tayo. Sound, 1, 2, yan. Tuloy lang tayo sa ating gawain, no? Thank you Lord. Salamat sa Diyos. Ang pinag-uusapan. Thank you, Lord. Ayan, ang pinag-uusapan nating series ay patungkol sa excellence. Ayan, bilang mga mananampalataya, tayo po ay dapat na hindi maging stagnant sa ating buhay Kristiyano. Importante na tayo po ay lumalago or may nakikitang excellence sa ating buhay. Pinag-uusapan na natin kasama kahapon si Brother Eugene ang mga bagay. One, two, ayan, thank you Lord. Grabe talaga to. Ayan, gusto ng Panginoon na tayo din ay lumago sa ating pananampalataya. Sabi, ayan.
Ayan, thank you, Lord. Dalayan ko hindi na siya magloko. Ayan, salamat sa Panginoon. Pinag-uusapan natin kung ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng salita. Ang gusto niya, yung ating faith ay patuloy na lumago, mag-excel. Ayan. Ganun din sa ating pagsasalita, katapangan na mag-share ng Word of God. Pinag-usapan natin yung ating knowledge of God's Word. Importante po yung pagbabasa ng Biblia. At kahapon, pinag-usapan ko yung pagiging diligent natin or masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, pag-usapan natin yung message ni Paul sa 2 Corinthians sa Church ng Corinth patungkol sa pag-ibig nila kay Pablo. Sabi niya, and in your love for us. So, yun yung love na pag-uusapan natin ngayon. Napakalawak na message kasi ng love. But ang patungkol sa love na ito, yung pag-ibig ng mga mananampalataya kay Apostol Pablo. Ayan. Pero bago tayo pumunta dyan, mga kapatid, sino dito naaalala mo pa yung hindi mo makalimutan na mensahe ng cell group leader mo? Ayan. O maaring moment with your pastor, with your ministry leader. Meron ka bang message na hindi mo makalimutan? Ayan, paki-comment nga dyan. Na talagang tumatak sa puso mo bilang isang mananampalataya. Diba? So, madami, alam ko yan. Pero yung mga talagang hindi mo makalimutan na naging parte na ng buhay mo bilang isang mananampalataya. Ayan, i-comment mo lang dyan yung mga unforgettable message na talagang tumanim. At nakita mo nga sa buhay mo na nagkaroon ng bunga. Ayan, salamat sa Diyos. Because we all know that the Lord, His Word is powerful, it is alive, it is active. Talagang kapag naitanim yan sa mabuting lupa ay makikita talagang magaganda at maraming bunga. No? Salamat sa Panginoon. Yung sinasabi dyan, ayan, yung kapatid natin, sabi ni Brother JB, yung tapat ang nangako. Ayun, di ba? Grabe yun, no? Talagang yung promises ni Lord. Sa women's naman, sabi nung kapatid natin, gaano, kahit gaano kasama ang isang tao, mahal ng Diyos yan. Totoo yan, eh, di ba? Kahit may mga difficult people, unlovable people, hindi yun, ano eh, reason para hindi natin sila yung ma-disqualify sa pag-ibig ng Diyos, di ba? So maraming mga tumatatak sa atin, di ba? Pinapasarap ni Lord yung gift niya. Okay. Salamat sa Panginoon sa mga pagsubok, paghihirap. Thank you, Lord. So iba, sabi niya, hindi ko deserve 'to. Ayan, lahat hindi deserve. Tanging sa grasa lang ng Panginoon, kaya wala tayong maipagmamalaki. Ayan, salamat sa Panginoon. Kasi itong si Apostle Paul ay marami siyang naitanim na mabubuti at magagandang binhi sa iba't ibang mga tao at including dyan yung church sa Corinth. Ayan, sa Corinthians. So, ang sinasabi niya ngayon dito na importante din na tayo ay lumago sa relationship natin sa ating mga spiritual leaders. And I'm speaking of your pastor, your cell group leader, your ministry leader, na tayo ay lumago sa pag-ibig natin sa kanila. Kamusta na kaya yung relationship mo? Meron ka bang malinaw na komunikasyon? Meron ka bang maayos na relasyon sa inyong mga spiritual leaders? Importante yan, kapatid. And tonight, I want to share to you yung mga bagay coming from me as a pastor, yung mga bagay na para mag-increase, para mag-excel yung love natin sa ating mga spiritual leaders. Kasi most of the time, we are thinking about ourselves. Diba? Totoo yan eh. Sa spiritual life natin, maaring ang lagi lang nating naiisip eh yung sarili natin. Kung paano tayo mabibless. Ang iniisip natin, kung paano tayo lalago. Ang iniisip mo lang, most of the time is kung paano ka magagamit ng Diyos. Pero sinasabi dito ni Apostle Paul that we should also excel in your love for us. Sabi niya, excel in your love for us. Diba na, lumago din kayo sa pagpapakita ng inyong pag-ibig sa amin bilang mga spiritual na tagapamuno sa inyo. Ayun, salamat sa Panginoon. I would like to share to you 4 things. Apat na bagay, mabilis lang to, napakarami. Na kung paano tayo lalago sa ating relationship sa mga spiritual leaders natin. Maaaring ikaw ay
under the covering of a cell group leader, a ministry, a servant leader, or a pastor. Ito yung importante na maidagdag natin sa ating spiritual na buhay. Minsan, hindi na natin ito nabibigyan ng pansin kasi nga, nakafocus lang tayo dun sa ating sarili, sa ating mga prayer requests, sa ating relationship kay Lord. Bigyan din natin ng time. Kasi naman kasi ito eh, that you excel in your love for us. Number one, paano natin mapapakita yung pag-ibig natin dun sa mga nagtanim ng kabutihan sa atin, dun sa mga nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos, dun sa mga tao na nananalangin para sa atin. Number one, we need also to show love through prayer. Show love through prayer. Unang-una, isama natin sa panalangin. Ayan. Si Pablo, alam mo, Apostol Pablo, laging nakakatuwaya kasi lagi siyang humihingi ng prayers. Sabi sa Ephesians 6 verse 19 to 20 sa church naman ng Ephesus, sabi niya, ipanalangin din ninyo ako sa tuwing mangangaral ako na bigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita para maipahayago ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Bago pa lang magsimula ang gawain, bago pa lang magsimula yung cell group meeting, yung isang gathering, kapatid, let us grow in the love, in our love for our spiritual leaders by praying for them. Alay, pag-pray natin sila na bigyan sila ng Lord ng karunungan, bigyan sila ng Lord ng wastong pananalita, ng lahat ng maituturo nila ay mensahe galing sa langit na sila'y gagamitin ng Diyos na magiging pagpapala lahat ng mga sasabihin nila, yung magandang balita higit sa lahat na ma-share si Jesus, the center of everything. Alam mo, pinagpe-pray nyo ba ang inyong mga pastor? Pinagpe-pray mo ba yung ministry leaders? Yung mga servant leaders natin? Sabi sa verse 20, sapagkat isinugo ako ng Diyos para mangaral ng magandang balitang ito na siyang dahilan ng pagkakabilanggo ko. Kaya kung maaari, sabi ni Paul, ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Kasi totoo yan, minsan yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, minsan nawawalan ng tapang. Diba? Dahil sa mga problema. Pag tinitingnan mo, parang ang tapang-tapang. Thank you, Lord. Kapag tinitingnan mo sila, nagsasalita, nagpapahayag, nangangaral, parang tingin mo, sobrang powerful. But if you look at his life, her life, may mga ano din yan, worries. May mga inaalala din sa buhay. May mga problema din pinagdadaanan. Hindi lang natin nakikita. Pero paano tayo nagpapakita sa kanila ng pagmamahal? Paano tayo lalago ng pag-ibig sa mga spiritual leaders natin? Kapatid, ipapanalangin. Napaka-importante na ipinapanalangin ng mga nagtuturo sa atin. Importante na tayo po ay nagbibigay ng oras para ipanalangin yung mga nangangaral bago pala magsimula ang gawain. Ayan, salamat sa Diyos. 2 Corinthians chapter 1, verse 8 to 11. Sabi dito, mga kapatid, gusto naming malaman nyo ang mga paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asia. Biruin mo, ha? Mga si Apostle Paul na to, sinasabi niya na kahit mga pastor, kahit mga apostle, kahit mga lingkod ng Diyos, dumaranas ng paghihirap eh. Minsan on the natural, on the outside, kapag nakikita mo sila, para bang bless na bless ang buhay eh, di ba? Hindi naman sila nagpe-pretend, but this is just the grace of God in their life. May mga paghihirap din yan. Paghihirap ng kalooban, paghihirap ng isipan sa paggawa ng lesson. Paghihirap minsan may problema sa pamilya, sa asawa. Hindi natin alam, minsan pinansyal. Kaya alam niyo, ipinapanalangin yan. Sinasabi ni Paul, ang dami namin paghihirap, grabe. At sabi rito, napakabigat ng mga dinanas namin doon. Halos na hindi na namin makayanan at nawala na kami ng pag-asang mabuhay pa. Alam mo, nakakatuwa ito. Kasi even the Bible, Apostle Paul was telling us na napakabigat nung kanilang pinagdaanan. He was very honest dun sa church ng Corinthians, ng Thessalonians, na tayo, sila ay may mga pinagdadaanan matitindi. Nawala na sila ng pag-asang mabuhay pa. Imagine mo yan. It's a life and death situation. Kaya alam nyo, importante na ipakita natin, magbigay din tayo ng panahon na ipapanalangin yung mga spiritual leaders. Sabi pa nga niya, akala namin noon ay
katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng yon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili kundi sa Diyos na bumubuhay ng mga patay. Binigay mo yung mga words na ginamit niya. Sabi niya, paghihirap. Sabi niya, napakabigat. Nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. And look at here, verse 10. Sabi niya, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan. At patuloy niya kami iniligtas. At umaasa kami na patuloy niyang gagawin ito in verse 11, sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa ganun, maraming magpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang tatanggapin namin mula sa Kanya bilang sagot sa mga panalangin ng marami. Alam mo, pinapakita dito na yung pagliligtas ng Panginoon sa mga lingkod niya, sa mga nagpapahayag ng salita, yung kalakasan araw-araw para magpahayag ng mabuting balita, yung proteksyon. Hindi lang yan resulta ng kanyang personal na panalangin. Sinasabi niya dito, ito'y dahil sa tulong ng mga panalangin ng mga kapatiran. Kaya alam mo, mag-excel tayo. Let us pray for one another. Pinagpe-pray ka namin. Ipag-pray mo rin kami. Huwag lang tayong bastang tanggap ng tanggap ng magandang mensahe galing sa Panginoon, kundi ibabalik natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kaya yung pastor nyo, yung ministry leader, yung cell group leader, yung mga servant leaders, kailangan pakita natin yung pag-ibig natin sa kanila. Paano? Sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila. That is one way. Pangalawa, let us show love through serving. Ayan. Una kanina, through prayer. Ngayon, through serving. Sa paglilingkod. Sabi sa 1 Thessalonians 2:19, sabi ni Paul ha, hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan, at koronang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus pagparito niya? Alam mo, sinasabi ni Apostle Paul dito na kapag naglilingkod yung mga tinuturuan niya, tontuwa siya. At yan, nagbibigay ito ng kagalakan, kaligayahan sa kanyang puso. Alam nyo, kapag naglilingkod ka, kapag ikaw nagsishare ng Word of God, kapag lumalago, syempre kailangan yung paglago, yung paglilingkod nandoon. Yung pastor mo, yung cell group leader mo, tuwan-tuwa yan. Alam mo, sa pamamagitan nun, napapakita mo yung pag-ibig mo sa kanya na hindi lang puro siya. At tawagin natin siya, magpe-pray siya pa rin. Di ba si pastor pa rin, yung cell group leader pa rin. Alam mo yun, magpe-pray ng pagkain siya pa rin. Mag-aayos ng upuan siya pa din. Magtatawag, mag-invite siya pa din. Hindi na ganun eh. Pakita natin yung pag-ibig, tumulong tayo. Kasi hindi ito ministry ng isang tao lang eh. Iba't ibang klase, iba't ibang bahagi tayo ng iisang katawan at iisang ulo ng si Kristo. Sabi sa Ephesians 4:16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinatatatag ito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Kapatid, ikaw, nanonood, nakikinig ka. Kapag hindi ka lang puro asa sa pastor, sa cell group leader mo, sa ministry leader mo, kapag ikaw gumagawa ka, naglilingkod ka, kumikilos ka, kapatid, yan ay pagpapakita ng pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa mga spiritual leaders mo. Alam mo yun, tayo ay pinapalago sa pananampalataya eh. Tinuturuan tayo, pinapakain tayo eh. Alam nyo, dito sa bahay, siyempre, apat yung anak namin, ang lalakas kumain, puro lalaki yan. Ang saing namin dito, lagi dalawang beses, umaga, tsaka hapon, kasi talagang grabe kumain ngayon. Lalo na, lumalakas na sila, lumalaki. Pero alam nyo, isa sa mga paraan na itinuro namin sa kala, eh, magkaroon sila ng responsibilidad dito sa bahay. Yung isa, taga-walis, taga-lampaso, taga-tapon ng basura, taga-ayos ng mga sapatos, taga-hugas ng plato. Kanya-kanyang responsibilidad bilang pagpapakita ng pagtulong, pakikibahagi sa gawain dito sa bahay. Kasi mahal nila yung kanilang mga magulang na hindi lang puro magulang yung gagawa. Biruin mo, pinagluto na sila, binili sila ng kakainin, yung magulang pa rin maghugas ng plato, yung magulang pa rin na maglilinis, yung magulang pa rin na magpapaligo, hindi na tama eh, di ba?
alam mo, as we give them responsibilities, ginagawa nila yon bilang isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal nila dun sa kanilang mga magulang. Well, you see, in our life, as believers, kapatid, ano yung role mo sa church? Are you personally involved in the ministry, in the church? Ikaw ba'y may ginagawa para sa gawain ng Panginoon? Ikaw ba'y kabahagi sa pagbuhat? Alam mo, sa pagdadala ng kaharian ng Diyos, kanya-kanya tayo eh. Pero syempre, isang Lord lang yung pinaglilingkuran natin. At sabi rito, kapag lahat daw humaayos na gumaganap ng tungkulin, ang bawat bahagi, yung kamay, kamay siya, yung mata, tumitingin, yung bibig, nagsasalita, yung paa, lumalakad. Sabi rin, kapag lahat nagpa-function, pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ano mo yung point dyan? Sa madaling salita, huwag tayong maging pabigat sa gawain ng Panginoon. Kapag kaya natin gawin, gawin na natin. Yun ay paglilingkod natin sa Diyos. Pagpapakita ng pagmamahal. Pastor, ako na to. Brother, sister, ako nang magpe-pray. Ako nang magtatawag. Ako nang mag-i-invite. Ako nang magdadala nito. Ginagawa mo yun kasi mahal mo yung tao na ayaw mo siyang mahirapan. Kaya alam niyo mga kapatid, sa paglago natin, tayo ba'y pagpapala o pabigat? Salamat sa Diyos. Alam ko pagpapala ka ng Diyos. Di ba? Sa una, nagiging mabigat kasi syempre, hindi pa siya makalakad, baby pa. Susubuan mo pa, papaliguan mo pa. Pero darating yung panahon, di ba, lumalago? Hindi naman yata maganda, 13 years old na, pinapalitan mo pa ng diaper, susubuan mo pa. Diba? Bilang pagpapakita ng pag-ibig, gagawa ka. Alam mo yon, hindi naman sinasabi na gagawin mo agad, napipilitan ka lang kasi sinabi. Hindi. Sa paglago mo, sa relasyon mo sa Diyos, magpakita ka sa pamamagitan ng paglilingkod. Yun. True serving. Pangatlo, mabilis lang to, apat to. Show love through loving one another. Show love through loving one another. Si Apostle Paul, sa dami ng mga churches na naiplant niya, naitayo, may, syempre, dumadami yung members, mga believers, iba't iba ng upbringing, iba't iba ng lahi, iba't iba ng mga, minsan yung paniniwala, may matalino, may simple. Minsan nagkakaroon ng pagtatalo sa church. Hindi nawawala yun. Nagka-clash yung mga characters nila. Nagka-clash yung kanilang mga beliefs. Alam nyo ba sa church, isa sa nagbibigay kapahingahan sa pastor, sa cell group leader, eh yung mayroong kapayapaan sa kanyang group. Di ba? Dun sa kanyang ministry, may silang lahat ay nagmamahalan. Napakagaan sa pakiramdam nun. On the other side, isa sa mga nagiging hirap ng isang ministry leader, pastor, cell group leader, servant leader, eh yung mga members nag-aaway. Paano niya kaya pagbabatiin? Paano niya kaya pagkakasunduin ng bawat isa? Kaya sabi niya sa Philippians chapter 2 verse 1 to 3, kaya nga, yamang merong kasiglahan ang buhay kay Kristo, merong kaaliwan ng pag-ibig, merong pakiisa ng Espiritu Santo at merong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Sinasabi niya doon sa Philippian Church na dahil laki Lord tayo, magmahalan. Sabi niya, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Oh, so sinasabi niya na kapag hindi kayo nag-aaway-away, kapag hindi kayo nagpapataasan, isang malaking kaluwagan at pagpapala na yun sa pastor mo. Kaya alam mo sa church, ikaw ba'y bahagi ng pagtatalo? Kapatid, you excel in your love for your pastor, for your ministry leader. Huwag ka nang maging bahagi, kundi maging part ka ng reconciliation, restoration, and peace. Ano sabi niya sa verse 3? Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng ano? Pagpapakumbaba.
ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Alam nyo, yung love for one another sa mga kapatiran, kapatid, kung tayo ay nagmamahal, tayo ay nagpo-promote ng love and peace sa church, kapatid, ipinapakita mo, ginagawa mo yan kasi ayaw mo yung pastor mo mahirapan. Siyempre, siya kanya rin babalik. Naku, nag-away si ganito. Nagtalo si ganyan, si sister, si brother, nagkasigawan. Naku, merong alitan, hidwaan. Hindi ba magiging bigatin yon para sa leader mo? Kaya alam mo, mag-promote tayo ng peace. Sabi sa Philippians 4 verse 1 hanggang 2 sa ICB version, "My dear brothers," sabi ni Paul, "I love you and I want to see you. You bring me joy and make me proud of you. Continue following the Lord as I have told you." Panghuli, continue following the Lord as I have told you, sabi ni Paul, is paano na tayo mag-excel sa love? Through obedience. Kapag tayo po ay sumusunod, una sa Panginoon, sa mensahe niya, ina-apply natin to sa buhay natin, alam mo ba, pagpapala na yan sa pastor. Isa sa mga nagbibigay ng sakit sa puso, kalungkutan sa isang leader, spiritual leader, ministry leader, is kapag yung mga binabahagian niya ng salita, matitigas ang ulo, ayaw sumunod. Diba? Nagre-rebelde, may sariling daan, ayaw makinig sa salita ng Diyos. Sabi niyo, "You bring me joy and make me proud of you," sabi ni Paul. Let us ask ourselves, tayo ba kapag naiisip ba tayo ng pastor natin, ng cell group leader natin, sila ba'y natutuwa? Nagagalak ba sila? Ay, si ano, a-attend? Ay, thank you, Lord! Diba? Praise God! On the other side, nako, kailangan maging maingat tayo. Nako, dapat ganito. Sabi niya, "Make me proud of you. Continue following the Lord as I have told you." Sabi sa Hebrews 13 verse 17, Amplified Bible, through obedience, sabi niya, sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Sabi sa Tagalog, at magpasakop kayo sa kanila. So mahirap kasi yung sumunod kung hindi ka nagpapasakop. Mahirap sumunod sa Panginoon kung hindi ka nagpapasakop sa Panginoon. At paano ka susunod sa pastor, sa cell group leader, sa ministry leader kung hindi ka nagpapasakop sa Diyos? Mahirap yun. Diba? Kaya nandun muna yung pagpapasakop natin sa Panginoon. Eh. At makakapag-submit tayo dun sa mga spiritual authorities over us. Sabi niya, sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Listen, kung susundin nyo sila o kung sumusunod daw tayo, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila, hindi ba? Kapag yung mga pinagpapastulan mo, na lahat ay sumusunod, lahat ay umaayo, nabubuhay sa salita ng Diyos, napakasarap sa puso ng pastor, ng ministry leader na, wow, grabe, yung tinuturuan ko talaga, isinasabuhay nila. Sabi niya, on the other side, ngunit, kung hindi, malulungkot sila. At sabi niya, hindi ito makakatulong sa inyo. Sabi doon sa Amplified, obey your spiritual leaders and submit to them, recognizing their authority over you. Ayan ang sinasabi ng Panginoon. Yes, God, the Lord Jesus Christ, is the King of Kings and King of Kings and the Lord of Lords, but He has put spiritual leaders over us, earthly leaders, na ginagamit niya yun at tinitingnan niya kung tayo ba ay magpapasako. Because they are watching over your souls and continually guarding your spiritual welfare as those who will give an account of their stewardship of you. Sabi niya, sa pag-aalaga ng pastor sa mga tupa, sila ba ay maliligayahan sa pag-aalaga? O sila ba ay magkakaroon ng kalungkutan? At sabi niya, kapag sila ay nalulungkot, hindi ito makakatulong sa inyo.
Totoo yan eh. Kapag malungkot yung nagtuturo ng salita, subukan mo yun. Sige, pag-usapan natin ngayon is about blessing. Pagpapalain tayo ng Diyos. Okay ba sa inyo yun? Walang gana. Di ba? Kasi yung mga tupa, hindi sumusunod. Yung mga tupa, sakit sa ulo. Hindi marunong magpasakop. Nalulungkot yung nangangaral. Subukan mo mag-pray ng malungkot. Di ba? Para instead na ma-encourage ka, instead na ma-bless ka, bakit ganito? Babalik yun sa atin. We have a responsibility as sheep to our shepherd. Importante ito, kapatid. Kaya, let us excel in our love for our spiritual leaders. Unang-una, panalangin natin sila. Yung pagbibigay ng oras sa panalangin para sa kanila, mga kapatid, importante. Pangalawa, paglilingkod. Tumulong tayo. Gumawa tayo. Bilang pagtulong na huwag lang natin iasa doon sa leader natin. Kumilos tayo, binigyan tayo lang Lord ng gifts and abilities. At syempre, huwag din tayo maging bahagi ng alitan. Let us love one another and obey and submit to spiritual leaders. Kaya alam nyo mga kapatid, ito ay gusto ng Panginoon na makita sa atin. Tayo ba ay nagpe-pray sa ating mga leaders? Tayo po ba ay naglilingkod o umaasa lang tayo lagi? Tayo ba lagi lang nakaupo sa church? Hindi ba tayo kumikilos, naglilingkod? Kapatid, dalangin ko na magkaroon ng pagbabago sa atin. Tayo ba ay nagiging rebelde at hindi nagpapasakop? Tayo ba ay bahagi ng alitan? Let us excel in our love for our leaders. Kaya sabahan mo, kapatid, sa panalangin ito, maris din sabi, Pastor, o nga, no? Ang inisip ko lang sarili ko, prayer request ko. Pero hindi ko pinagpe-pray yung pastor namin. Hindi ko pinagpe-pray yung mga pangangailangan. It's all about me. Para ba naging selfish yung prayer ko? Naging self-centered. Hindi ko na naisip yung nagtuturo sa akin kung saan nabe-bless ako. Binibigyan ko ng direction. Maybe you're listening na ikaw ay hindi naglilingkod. Inaasa mo lang lagi doon. O lagi lang nakaupo. O maaaring tayo bahagi ng alitan. At hindi tayo nagpapasak. Meron pa pag-asa. Sapagkat ang Diyos ay mahabagin, gusto niya magkaroon ng pagbabago sa atin. Gusto ng Panginoon na maging pagpapala tayo sa kanyang iglesia o simbahan. Kaya samahan mo ako kung nakita mo yung sarili mo na may pagkukulang ka at inaamin mo, Pastor, oo, makasalanan ako. Sabayan mo ko sa prayer. Galing sa puso, sabihin mo, Panginoong Jesus, Lord, patawarin niyo po sa akong makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Patawad po sa mga pagkukulang ko, Lord. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan sa langit kasama. Banal na Espiritu, manahan ka sa akin. Tulungan niyo po akong maging mahusay, lumago sa aking spiritual na buhay. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Salamat sa Diyos, kapatid, kung sumabay ka sa ating prayer. Ang good news, pinatawad ka na ng Panginoon. Binibigyan ka ng Lord ngayon ng panibagong simula. Bagong buhay. Ibigay sa iyo ng Diyos. At itong mga points natin, dalayan ko kung tayo'y nagsisi, bakit kita yung bunga magkakaroon ng pagbabago sa atin. Ngayon, salamat sa Panginoon kasi masasama na yung mga spiritual leaders sa panalangin. Pagpe-pray mo sila, alam pamilya, yung pangangailangan din nila, kung sila ay nabibigatan, pagpe-pray mo na gumaan din ang kanilang buhay, na i-bless sila ng Panginoon. Kasama na rin na maglilingkod na tayo. Tutulong tayo sa gawain. Maglilingkod tayo at hindi tayo magiging bahagi ng alitan. At kung may alitan man ay magiging agent tayo ng peace. We are peacemakers. Sa iyan lang tayo ng Diyos. Siyempre, na
sa atin na iyong pagpapasakop at pagsunod sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. At in 5 minutes, we're done. But before we end, mamaya, mananalangin tayo. We want to congratulate. Kasi meron ka ng buhay na walang hanggan. Kung sumabay ka sa prayer natin, kapatid, yung awa ng Diyos, pinuho sa'yo. Nilinis ka na ng banal na dugo ni Jesus at ikaw ay pinatawad na. Salamat. At syempre, patuloy tayo na manalangin at kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa relationship mo kay Lord at gusto ng Diyos ay patuloy kang umatid. Magbasa ka ng Bible, mag-pray, mag-involve ka sa church at doon ka lalago. Doon makikita yung calling, yung purpose, yung kahulugan. Amen? One more time, we invite you to pray with us. Agree in saying Amen and Yes, Lord. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mensahe mo sa amin. Paalala na kami dapat lumago sa pag-ibig sa mga spiritual leaders namin. Unang-una, Panginoon, na kami ay magkaroon ng puso na nagpapasakop sa iyo, O Diyos. Puso na nagahari si Kristo upang, Panginoon, kami lahat ay makaalala sa panalangin. Panginoon, tulungan mo rin kami na palakasin, bigyan ng ability, skills, and talents, and gifts from the Holy Spirit na itong magamit namin sa paglilingkod. Hindi namin ito itatago, kundi Lord, gagamitin namin sa kaharian mo. Kami magiging pagpapahala sa church. May mga tao dito na hindi pa naglilingkod, Lord, pero punong-puno ng talent and gifts na binigay mo. Lord, I pray na magsisimula na siyang mag-serve. I pray na alisin mong hiya, takot, katamaran, at maglilingkod na siya. Lord, salamat dahil kami magiging peacemakers. Hindi kami magiging part ng mga alita at kaguluhan sa church, kundi kami magiging blessing. Kakikita sa amin ang umapaw ng pag-ibig, restoration, and reconciliation. Salamat po, Panginoon. Kami magpapasakop. Alisin mo mga pusong rebelde sa amin. Mga nagmamalaki, nagmamataas. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong pagkumbaba na lagi isipin ay Ikaw, Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon, at mga pagpapala pa, Lord, ibubuhos mo sa amin lahat. Lord, prayer namin sa mga kapatid namin na may karamdaman, anuman ang mga pinagdadaanan. Sinabi ng doktor, medical report, may cancer, Lord God, may bukol na tumutubo, pabalik-balik, in Jesus' name, tuberculosis, merong pneumonia, may problema sa mga ugat na nagbabara sa puso. Lord God, I pray ito man ay problema sa mga internal organs, virus, infection, any disease. Lord, right now, hinihipo mo itong tao na ito. And through our prayer, Lord, in the power of the Holy Spirit, in Jesus' name, by His stripes, Lord, pinagagaling mo itong tao na ito. Lord, ganun din yung mental and emotional health. Inaalis mo yung takot, alala, kundi Lord, nagtitiwala sa iyo na ikaw manggagamot ang mga pagsubok ng mga sakit na ito, Lord, mapagtatagumpayan sa pangalan ni Jesus. Inaalis mo ang mga pangangamba sa amin. Ikaw ay aming pagtitiwalaan na magpapagaling sa amin. And right now, Lord, you are restoring health. You are restoring our life, our strength, and giving us healing. In Jesus' name. Lord, maraming salamat. Tinataas din namin ang aming mga spiritual leaders. Lord, we pray that you pour out your wisdom and knowledge and understanding. I pray that you bless even us and our families and our children. Na kung may mga nabibigatan, nanghihina, ng lalamig, Lord God, bibigyan mo ng kagaanan ng kanyang mga dalahin. Your grace is sufficient in our weakness. Ikaw magpaprovide sa mga pangangailangan, sa mga problema, sa pag-aalala, pangangamba, pagkatakot ng mga namumuno. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ang kapayapaan, lakas ang aming tanggulan. Salamat, Panginoon. At Lord, right now, you are giving us the desire to serve. The desire to contribute into your kingdom, to be givers into your church. Lord, thank you. Maraming salamat for promoting and we are praying for peace and love and overflowing joy in your church, Lord God. Thank you also for the salvation of our family. We receive it in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos na buhay. Kapatid, sumabay ka ba sa prayer natin? Praise God. Congratulations. Answered prayer na tayo. Tuloy-tuloy lang tayo sa panalangin sa Panginoon. Yes! Sumasagot ang Diyos. Maniwala ka.
maghintay ka at darating pagpapala. Salamat sa Panginoon for joining us on our prayer. Ganun din sa mga faithful digital evangelist natin. Pagkapanood pa lang, share, like, tag. Salamat sa mga nag-share ng video natin. Salamat din sa mga new blessings sa mga kapatiran natin, local and international churches. Maraming salamat sa inyong buhay. I pray that God will continue to bless you. And sa mga kingdom partners natin, sa mga kapatiran na patuloy sa pagbibigay, sa pagsuporta, sa gawain ng Panginoon. Kapatid, tanggapin niyo po masaganang pagpapala. At kung ikaw ay na-bless ng kanyang salita, nandyan sa comment section natin yung GCash number sa mas mabilis na pagbibigay natin sa Panginoon. Sabi ni Jesus, magbigay tayo at ibibigay sa atin. Gustong takal, siksikliglig at tumaapaw. Gusto mo ba yun? Congratulations in advance. Tanggapin mo na ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Salamat sa inyong giving, sa mga magsisimula, sa mga huminto na magpapatuloy, babangon, babalik muli. Maraming maraming salamat sa buhay niyo. Kanina po, nag-pray ba kayo? Sumabay ba kayo sa paghingi ng tawad sa Diyos? Tinanggap mo na ba si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay? Kapatid, congratulations. Anak ka na ng Diyos. Kaya sabay-sabay tayo. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Sigaw mo, power is in you. Messiah, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Muli, maraming salamat po sa pag-join ninyo sa ating OPM online premiering Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruban. God bless you. Have a great night. See you again. Bye.